Sabi dito, napakalaki dapat ang ating pasasalamat na ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan ay nasasalig sa relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hindi dapat mawala yun eh. Hindi dapat masira yun eh. Yun yung kontrata na ibinigay na sa atin. Nandun na sa atin yung pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. So, hindi na mawawala yung ating relasyon sa Kanya kasi nga nasunod na natin at naipagkatiwala na natin yung ating buhay sa Panginoon. Yun yung assurance, yun yung katiyakan. Kaya nga tama yung sabi ng Romans chapter 8, 16-17. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin. O, diba? So, sino na nagpapatotoo na tayo'y mga anak ng Diyos? Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona sa iisang Diyos, at ang ating Espiritu na nananahan sa atin, nagkakasundo sila at nagpapahayag, nagpapatotoo na tayo ngayong mga anak ng Diyos sapagkat ang ating buhay, inilagak natin sa ating Diyos. Sumusunod tayo sa mga kondisyon, sumusunod tayo sa mga alituntunin, sumusunod tayo kung ano'y nakasaad doon sa kontrata ng ating buhay paglilingkod. Kaya sinasabit, ina-assure na tayo po ay mga tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Tagapagmana ng kalangitan, tagapagmana ng Diyos, bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. Yan po ay ina-assure sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, magkakapatid tayo sa pamilya ng Diyos, tayo ay anak ng hari. Ikaw, ako, tayo lahat na nanonood ngayon. Tayong lahat na nanonood, kayo lahat na nanonood, ako na narito sa kabilang screen, lahat ng mga sumasampalataya, tayo po'y iisa na magkakapatid na anak ng Diyos, na tayo anak ng hari, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, sa atin, kapit niya'y mananatili. Yeah, hindi tayo bibitawan ng ating Panginoon. So si Jesus, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pakikipag-isa kay Jesus, hindi tayo bibitawan ng Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ng inilagay ng Ama sa kanyang kamay ay hindi maaagaw ninuman. Kaya sure na po tayo eh. Meron na tayong katiyakan na hindi tayo maaagaw sa kamay ng ating Panginoon na ipinagkatiwala ng kanyang Ama sa kanya. Ay tagapagmana ng Diyos, hindi lang dahil sa isang kontrata, kundi sa karapatan ng isang anak sa pamilya. So napakahalaga na tayo maging anak ng Diyos. Kasi yung karapatan na yon nasa atin na bilang tagapagmana. Bilang pagtatapos, tayo tagapagmana ng Diyos hindi lang dahil sa isang kontrata, kundi sa karapatan ng isang anak sa pamilya. Kagaya nga nung ating nabanggit kanina. Kung hindi ba nakasabay sa pagkaing salo-salo ang anak, siya ba ay nawawala na ng ugnayan sa kanyang pamilya? Hindi, andun pa rin yung kanyang karapatan. Hahanapin siya, kung hindi man siya makita, titirhan ng pagkain. Kasi yun yung pribilehiyo, yun yung kanyang karapatan. Tayo man ganun din. Dahil sa pagiging anak natin ng ating Diyos, yung karapatan na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, hindi aalisin at hindi mawawala sa atin. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Diyos sa umagang ito at maghapon nawa tayo samahan ng patnubay, pag-iingat ng ating Panginoon, kagalingan sa lahat ng ating karamdaman, pagpapalang financial material ang dumating sa atin sa araw na ito. Magandang umaga and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! Thank you.